Gapo, Nanawalhati Bautista. Ang aklat na Gapo ay isang nobelang isinulat ni Nanawalhati Bautista na tumatalakay sa problemang nababalot sa mga base militar ng mga Amerikano dito sa Pilipinas. Ilan sa mga kasama rito ang diskriminasyon ng mga Amerikano sa Pilipino, pag-aalipusta sa mga Pilipina ng mga puti, at maging ang kawalang bahala ng mga Pinoy o mas tamang sabihin na gobyernong Pilipino sa mga nangyayari sa lugar ng mga base militar. Si Michael Taylor Jr. ay isang 20 taong gulang na folk singer sa isang bar na nagangalang Freedom Pad. Anak siya sa labas ng isang Amerikanong sundalo na hindi niya nakita man o nakilala. Malaki ang galit niya sa mga Amerikano dahil sa ginawa ng ama niyang pag-iwan sa kanyang ina at sa kanyang pagiging anak sa labas na ginawang katatawanan ng iba. Lalo siyang nagalit nang masaksihan niya ang pag-aalipusta ng mga sundalong Amerikano sa mga kaibigan niya. Si Dolores, ang ina niyang nag-ampun dito at nakasama niya sa paglaki. Si Magda ay isang masugid na tagahanga ng mga sundalong Amerikano sa kabila ng mga pasakit na dinanas niya nang dahil sa mga ito. Matalik na kaibigan ni Michael sina Modesto at Ali. Si Modesto ay isang Pilipinong manggagawa sa base militar. Api-apian ito sa pinagtatrabuhan niya, wala siyang kaibigang Amerikano roon maliban kay William Smith. Tinitiis niya lamang ang kanyang trabaho dahil malaki ang halagang kinikita niya rito. Si Ali naman ay isang baklang masalapi at nagkarelasyon sila ni Modesto. Naging kasintahan niya ang isang Amerikanong sundalo na si Richard Holloway. Isang araw, hindi na natiis ni Modesto ang pang-aapi sa kanya ng mga sundalong Amerikano sa base militar. Nakipagsagutan siya sa isang opisyal doon at nauwi ito sa suntukan. Lamang sana si Modesto nang pagtulungan siya ng mga kasamahan ng sundalong puti. Sa kabila ng pagpipigil at pakikiusap ni William, napatay nila si Modesto. Si Ali naman ay ninakawan nina Richard at Ignacio at binugbog rin. Si Magda ay nagkaroon ng panibagong kasintang sundalo na nagngangalang Steve Taylor. Simula ay napakabait ni Steve hanggang sa nabuntis siya nito. Makakatagpo na sana si Michael ng isang kaibigan sa sundalong kano nang matuklasan nilang mayroon itong babalikang pamilya sa Estados Unidos. Nanumbalik ang mga alaala niya sa sinapit na kanyang ina, pati ni na Ali at Modesto sa mga Amerikano. Naulit na naman ang paglilinglang ng mga sundalong Amerikano kay Magda. Hinampas ni Michael si Steve sa ulo gamit ang kanyang gitara na ikinamatay ni Steve. Nakulong si Michael. Sa huling bahagi ng istorya ay dinalaw ni Magda si Mike sa kulungan. Ipinagpaalam niya ang pagpapangalan ng anak niya kay Mike. Ang bata ay magiging si Michael Taylor III. Naghawak ng mahigpit ang kanilang mga kamay sa magkabilang panig ng rehas.